yung pagtupi tulad ng pantalon na to. Ito, papakita ko sa inyo ha. So, ganito lang siya yung pagtupi ng pantalon. So, eto na. Compact na siya, guys. Nakikita nyo. Yan na siya kaliit, yung pantalon na yan. Tapos, hindi siya masyadong nagkakagusot kasi naka-fold na siya ng compact. Kaya hindi na siya magugusot kahit anong gawin mo. Oh my God. Hello. Good morning, guys. Sensya na, may mga muta pa ako sa mata. Ginig ko lang. At eto, kasi uuwi tayo sa Pinas at magbabakasyon na tayo. Eto, samahan nyo ako, guys, at mag-prepare na ako ng mga gamit namin. Eto yung pakakatandaan mo talaga kapag ikaw ay isang traveler o isang OFW na uuwi sa Pinas. Huwag na huwag mong kalimutan yung mga pasalubong mo sa mga mahal mo sa buhay. Lalo na sa mga nagre-request. Kasi pag nakalimutan mo yan, ay nako, World War II yung mangyayari. Kasi ito, nung last na umuwi ako, nakalimutan ko yung mga pasalubong ko sa asawa ko. Ay nako, 1 week at talaga akong hindi pinansin. So, eto, para hindi natin makalimutan yung mga bagay-bagay, so 1 week before pa tayo umuwi, mag-prepare na tayo ng mga gamit. Ilagay na natin sa bag natin na pang-travel. So, eto, samahan nyo ako and let's rock! Eto na, guys, mag-prepare na ako ng mga gamit na ipapadala ko sa mga mahal ko sa buhay. So, kasi uuwi na tayo next week, so eto, ready na. Naka-ready na yung mga gamit. So, unang-una sa lahat, ito yung Victoria's Secret na lingerie na para sa asawa ko. Bigyan natin siya ng magagandang mga gamit. So, ito. Yung mga importanteng bagay, ilalagay natin dito sa backpack ko talaga. Ito yung magiging hand carry ko para sa travel. So, ilalagay natin dito. Lagay, pasok natin sa lagayan yung plastic. Para secure, ipasok natin sa plastic. So, ayan. So, ang mahal kasi ng mga cover para sa iPhone, yung ganito para sa iPhone dyan sa Pilipinas. Yung ganito, dito $5 lang. Ito, pag binili mo, umabot kami last time ng 500 to 1,000 pesos, kaya mura dito, kaya bibilan natin siya ng protective glass para sa iPhone niya. Tapos yung eto, social na casing na. Kasi yung cellphone ng asawa ko bugbog sarado sa mga anak namin, kaya bumili ako ng rugged casing para sa iPhone. So, eto yung rugged casing para sa iPhone. Hopefully, matutuwa siya. Bago magkalimutan, ilagay na natin sa likod. Baka hindi pa tayo pansin ni Mrs. for 1 week kapag makalimutan natin mga to. So, ito, let's rock. Ito pa, guys. Siyempre, huwag natin kalimutan yung para sa tiyanak kay Vial. Yung cellphone ni Vial. So, may iPhone dito si Vial. Ooh, wow. Anyway, guys, eto na pala yung iPhone ni Vial. So, andito na sa kamay ko. Pati eto may casing din para social yung tiyanak na yan. Tsaka ipapakita ko na lang pala sa inyo, guys. So, every month, meron kaming supply ng Milo tsaka gatas. Tsaka kape. Hindi ako masyadong umiinom ng Milo tsaka kape. So, eto yung supply ko for 1 month. So, eto yung binibigay na supply sa amin. Isang box ng kape. Tsaka 20 pieces ng ganito na Milo. So, 20 pieces ng tiga ganito na Milo. And yung supply na tinanggap ko monthly, included dyan ng
Included kasi yan sa contract namin na tatanggap kami ng ganitong supply monthly. Plus, may libre kaming breakfast, dinner, and lunch. Included sa contract ko yan, guys. So, dahil hindi ako umiinom ng kape, tsaka Milo. So, sayang lang din naman kapag pamimigay ko dito, eh, mas kailangan to sa Pilipinas. Mas kailangan to ng mga tao dun. Imagine mo, monthly nakakatanggap ako nito, pero hindi ko na iinom. So, eto pa pala guys, isa sa pinaka-importanting bagay na alam ko sa pagpapak ng gamit. Ipapakita pa sa inyo. Yung kwento kasi nito noon is meron akong kaibigan, taga Mindanao. Nagkaroon kami ng chance na maging close nung nag-apply kami as a medical representative. Nag-training kami 1 month sa isang bahay lang, kaya nagiging close kami at may mga bagay-bagay akong natutunan sa kanya. Yung pangalan niya pala is Christian James Wetos. Shout out sa iyo, pre. Kamusta ka na? Sana masaya ka na at may girlfriend ka na ngayon. Eto, ipapakita ko yung tinuro niya sa akin. Yung pagtupi tulad ng pantalon na to. Eto, papakita ko sa inyo, ha. So, ganito lang siya yung pagtupi ng pantalon. So, eto na. Compact na siya, guys. Nakikita niyo. Yan na siya kaliit, yung pantalon na yan. Tapos hindi siya masyadong nagkakagusot kasi naka-fold na siya ng compact. Kaya hindi na siya magugusot kahit anong gawin mo. Last time, trinay ko ito sa isang polo, sa polo shirt ko. Sobrang effective talaga niya kasi hindi talaga nagkaroon ng gusot yung polo ko. Ginamit ko pa yun sa kasal. Nag-fold ako kasi magka-travel ako ng 3 oras. So kailangan kong sumakay sa van at mayroon akong backpack. So okay lang kung mayroon akong sariling sasakyan. Eh lalagay ko lang sa hanger at ilalagay ko lang yun yung damit. Pero wala akong kotse nung time na yun. Wala akong pwedeng masakyan. So nag-commute ako from Capiz to Iloilo. So ayun. Ito yung technique na ginamit ko and it was really really effective. Trust me. I'm a ninja. Tsaka, eto pa pala guys, nakalimutan ko. So, kapag may maleta kayo at nakalagay na kayo ng maleta, huwag niyong pakakalimutan na dapat lagyan niyo ng palatandaan yung maleta niyo para mas madali siyang hanapin sa departure area. So, eto may blue tag ako. Tapos may pangalan ang akong linagay dito. Eto yung pangalan, yung phone number, huwag nyong lagyan yung address ha, baka ma-stalk kayo or baka makita ng mga masasamang loob, makikita yung address ninyo. So, yung lalagay nyo lang guys is yung pangalan nyo, tsaka yung phone number nyo, okay na talaga yun. So, yan yung isa sa mga tips ko kapag magta-travel kayo. Para safe yung maleta, kahit mawala, may tatawag, at least kahit papano mababalik yung maleta ninyo. So, ganun nga. Ready na yung maleta. Yun lang, simple lang yung dala natin sa maleta, guys. Habang nagbabakasyon kami dito, habang nagbabakasyon yung pamilya, pupunuin ko pa yan. Bibili pa ako ng mga mas maraming gamit para let's rock yung pag-uwi natin. Masaya lahat. May mga pasalubong lahat. So, eto. Trust me, I'm a ninja. Let's rock!